Mga kwentong pambata. Ang kalan na bakal. Nung unang panahon, sa isang kagubatan kung saan ang aninoy sumasayaw at umaalingaw-ngaw ang mga bulong, nagkabuklod ang tatlong nilalang at nagsimula ang isang paglalakbay na higit pa sa kanilang imahinasyon. Si Prinsipe Harold at ang kanyang tapat na kabayo, si Riley, ay natagpuan ang kanilang sarili sa katahimikan ng kalikasan. Hindi nila alam na ang kanilang magandang araw ay mabilis na magbabago sapagkat may kakaibang kapalaran na naghihintay sa kanila at nakatago lamang sa likod ng mga puno. Ang ganda at tahimik na araw! Parang kailangan ko ng kaunting pakikipagsapalaran. Anong pakikipagsapalaran ang O? Napakagandang buhok! Oh! Ang iyong mata ay nakakasilaw! Aboy, salamat! Ang kinakausap ko ay ikaw! Siguradong gagawin kitang aking asawa! Nagulat si Harold. Asawa? Hindi! Kahanga-hanga! Kaya bukas? Teka! Sabi mo ba hindi? Sigurado akong maganda ka, pero... Kamangamangha? Isa siyang masamang mangkukulam! Tinatanggihan mo ba ang pag-ibig ng isang makapangyarihang mangkukulam kagaya ko? Ilang mansanas ba ang kailangan mo para makatakas? Gusto mong takbon siya? Hey, aking prinsipe! Dahil sa tingin mo, sobrang buti mo para sa akin. Di ko sinabi yon. Gagawin kitang isang bagay na kakaiba! Hayya! Ha? Isang kalan na bakal? Di naman ito kakaiba. Teka, ibalik mo ko sa dati! Sige, Stubby Hank, kung papakasalan mo ko. Di naman yan patas. Mawawala lamang ang sumpa kung may taong papayo magpakasal sa'yo, Metal Heartthrob. Walang magpapakasal sa'kin. Tingnan mo ko. Kaya nga, ito'y isang magandang plano, Stud Muffin. Kaya dalian mo na sa pagdidesisyon. Di na ako makapagantay, aking cast iron kitty. At pagkatapos, lumipad palayo ang mangkukulam at iniwang kawawa si Harold. Woohoo! Talagang mahilig siya sa mainit na lalaki. Ngayon anong gagawin ko? Pwede mo ba akong pagluto ng apple pie? Hindi na lang. Maghanap ako ng tulong. At nagkataon lamang sa di kalayuan kung nasaan ang kalan na bakal, si Prinsesa Rhonda, na mapangahas at masiglang prinsesa, ay namamasyal sa loob ng mahiwagang kagubatan at tila malalim ang iniisip. Ang pala siya ay sobrang nakakabagot. Nakakatuwa na lumayo paminsan-minsan. Saan kaya ako makakahanap ng tulong? Kumusta? Ginulat mo ako. Patawad. Di ko balak gulatin ka. Ako si Riley. Ayos lang. Ako si Prinsesa Rhonda. Kumusta, Prinsesa? Pwede mo ba akong tulungan? Nagtatakang, sinundan ni Rhonda si Riley habang siya'y patungo sa kanyang mahiwagang prinsip. Bakit may kalan na bakal dito? Meron ba kayong picnic? Alam kong magaling ako pero di ako marunong magluto. Kaya ko lang kumain. Pagkatapos? Ano? Nagsasalita to? Riley, nakahanap ka ng tulong. Ingat ka, kamahalan. Baka maluto mo kami. Kamahalan? Oo, ito si Prinsipe Harold. Nakatulog ka ba? Hangin ng tag-araw, humuhuning mga ibon at magagandang mga bulaklak. Perfectong lugar para makaidlip. Iba ito. Alis na ako. Wag, teka. Kailangan mong pakasalan ako. Ay, nako. Papakasalan kita? Oo. Pero isa kang kalan. Di kita pwedeng pakasalan. Hindi. Isa talaga akong prinsipe gaya ng sabi ni Riley. Ipinaliwanag ng dalawa ang kwento sa nabiglang si Rhonda. Okay, hindi ko alam kung ito'y biro lang, pero kahit totoo ang sinasabi mo, hindi ako pwedeng magpakasal sa isang kakakilala ko lang. Marami pa akong mga bagay na gustong gawin sa buhay. Pwede natin gawin niyo na magkasama. O, alam mo, yung mamuhay ng tahimik at gumawa ng napakasarap na lutuin. At mga apple pie! Hindi! Pero... Patawad! Wow! Ako ba'y na-friendzoned? Hindi! FYI, hindi kanya tinawag na kaibigan. Tingnan mo, Rhonda. Dala-dala ko ang simbolo ng aming kaharian. Ito ay hindi biro. Gusto ko lang maging tao ulit. Siguro kung ako... Ubus na ang oras! Nakita namang kukulam si Rhonda na nag-iisip at natakot siyang baka mawala ang sumpa. Ano? Hindi! Ngayon,
siya ay nagdesisyon na. Maaari kang maglaan ng panahon upang gawa ng iyong desisyon. Teka, ang hindi niya ay hindi at ang hindi ko ay wala lang? Sa bahay tayo mag-usap. Ano? Hindi! Maghahanap na ba tayo ng sing-sing? Rhonda! Riley! Dinala ng mangkukulam si Harold palayo. Si Riley at Rhonda ay nanginig sa takot. Oh, hindi! Rhonda, anong gagawin natin? Nakaramdam ng takot si Rhonda, pero puno siya ng determinasyon. Huwag kang mag-alala, Riley. Kukunin at ibabalik natin siya. Sasama ka ba? Hanggang sa huli. At nagsimula ang misyon ng dalawa. Swerte nila, may mga peraso na natanggal mula sa kalan. Ito ay mayroong mahika ng mangkukulam. Papunta doon! Sinundan nila ang mga bakas. At matapos ang paglalakbay, narating nila ang isang matarik na burol na may nakalabas ng mga matatalas at mapakanib. Mga tinik! Paano natin aakyatin yan? Meron ako dito! Ang kamahalan ay palaging may dalang ekstra ang espada. Marunong ka ba? Woohoo! Ayos ba? Disingaling ko! Tama yan! May mga kukong kabayong ito! Na-ko-po! Sakay na! Inakyat ni Riley ang matarik na burol gamit ang kanyang mga sapatos habang tinatanggal ni Rhonda ang mga tinik na nakaharang sa kanilang daan. Ang galing mo! Hindi singgaling mo! Gusto ko ang mga sapatos na yan! Pagkatapos nito, kumuha tayo ng bagong pares. Sige! Gusto ko yan! Hiya! Mabilis silang nakatawid. Naglakbay sila at sa wakas, narating nila ang ilog. Pagod na pagod, sila'y nagpahinga habang tinitignan nila ang umiikot at bumubulwak na agos ng tubig. Mukhang kakaiba ang lugar. Ha? Huh? Nabulabog si Rhonda sa kanyang nakita. Bago niya ito namalayan, muling nagpakita ang ibon. Riley, ang ibon yon nawala at pagkatapos, biglang... Anong sinasabi mo? Gutom ka na ba? Sa tingin ko, gutom ka na. Maghanap lang ako ng makakain. Hindi, teka. Ano yun? Bumaba si Rhonda sa gilid ng ilog at may kinuhang isang bagay. Prinsipe Harold! Kailangan kong pumunta doon. Paano? Ang sapatos ko ay pangakyat, di para magmilagro. Sinuri ni Rhonda ang ilog at mga bato. Ha? Patawad, Riley. Sa tingin ko, kailangan mo maghintay dito. Ano? Malapit na! Ah! Rhonda! Hindi! Pilit siyang lumalaban ngunit dinadala siya ng agos ng ilog. Nahirapan siya at binato ang isang tali sa malapit na puno. Ayos! Ha! Huh. Nilabanan niya ang bugso ng agos at siya'y hinihingan. Rhonda! Ayos ka lang ba? Ayos lang? Ha? Huh? May nakita siyang perasong galing sa kalan na bakal. At isinigaw ito kay Riley. Baka nandyan siya! Naglakad si Rhonda na winawagayway niya ang kanyang mga kamay sa hangin. Ayos! Naku po! Pumasok na siya! Ha? Sa loob ng mahiwagang kawalan, naglakbay si Rhonda. May mga salamin na halige, mga tapitin na ulap at mga kalat-kalat na usok. Di ko gusto ang lugar na to. Kailangan kong mahanap ang prinsipe at makaalis. Rhonda? Sa gitna ng ulap, may naaninag si Rhonda na isang anyo na papalapit sa kanya. Oh, Rhonda, alam kong ililigtas mo ko. Sino ka? Ako to, si Prinsipe Harold. Pero akala ko, kalan na bakal. Eh sigurong napagod na siya sa akin. Tara na, alis na tayo. Oh, sige. Sinundan niya pero di siya sigurado at naguguluhan. Ah, ang ingay ng mga hayop. Sa puntong yon, napagtanto niya na ang tao ay impostor. Hindi siya ang prinsipeng mabait na nakilala niya. Hindi ikaw ang prinsipe. Hiya! Ha? Nagustuhan mo ba ang munti kong panlilin lang? Isang ilusyon. Nasaan ang prinsipe? Ha
Nahuli ka na. Akin na siya ngayon. Paumanhin, ngunit hindi ko siya kayang isiksik sa iyong kaldero. Tumakbo si Rhonda sa mga maulap na pasilyo habang patuloy na niloloko at binibiro siya ng mangkukulam. Bakit ka pa nagsasayo ng panahon? Isa ka lamang mababaw na prinsesa. Samantalang ako ang pinakamakapangyarihang mangkukulam sa lupain. Maaring mababaw nga ako bilang isang prinsesa, ngunit hindi ko kailangan umasa sa mahay ka upang makahanap ng tunay na pag-ibig, ha? Nagpumilit siyang makakita sa likod ng makapal na usok. Paano ko siya mahanap? Ha? Ayun ba ay... Sa kalayuan, nakita niya ang mahinang liwanag. Siya yun! Prinsipe! Tumuloy siya sa mga pasilyo. Sinusundan ang liwanag at sa wakas, nahanap din kita! Rhonda, alam kong ililigtas mo ako. Aking prinsipe, papakasalan kita! Habang lumalabas ang mga salita mula sa kanyang bibig, ang kalan na bakal ay nagbalik sa anyo ng prinsipe. Nagbalik na ako! Hindi! Anong ginawa mo? Ang lakas ng loob mo! Aray! Ginoong Riley ang may kukong sapatos ang iyong lingkod. Riley! Paano mo? Wala lang oras! Umalis na tayo! Sumakay sila at tumakbo siya ng palayo. Dinala niya sila sa gitna ng usok at nawala sila sa ilalim ng lupa. Tiningnan ni Rhonda ang paligid niya na may pagkamangha. Ano ito? Paano mo natagpuan ang daang ito? Nang umalis ka, nasagi ko yung isang bato at biglang nagbukas ang liim na daanan ito. Astig, di ba? Lahat ng pinagpagpunan ko matawin na ang ilog. Alam mo, sa tingin ko, natagpuan ko ng bagong hilig ko. Ang paglalakbay sa mga liim na daan at pagtalo sa mga masasamang magkukulam ay talagang nakakagalak. Sana hindi na natin kailangang ulitin ito kahit kailan. Tumakbo sila palabas ng lagusan kung saan may sikat ng araw. Ngunit sa sandaling akala nila na malaya na sila, sumunod sa kanila ang mangkukulam. Di ba siya napapagod? Ibalik niya sa akin ang prinsipe! Ha! Ang espada! Na! Ano? Hindi! Ha! Nawala ng tuluyan ang mangkukulam at malaya na silang tatlo. Oh, sa wakas! Kailangan ko ng pahinga! Salamat sa inyong dalawa sa pagligtas sa akin. Ngunit Rhonda, paanong pumayag ka pakasalan ako ng ganong kadali? Di ako na nga kung papakasalan kita. Pumayag lang ako. Oh, ang talino mo! Mayutang ka sa aking barilis na puno ng mansanas! Siyempre, at para sa'yo, Prinsesa Rhonda? Gusto ko ng kapareho ng astig na sapatos ni Riley. Matutupad. At ngayon, bumalik ang tatlo sa kaharian ni Harold. Binigyan si Riley ng isang malaking barilis ng pinakamatamis na mansanas sa kaharian. Ayos! At nakatanggap si Rhonda ng napakagandang pares ng sapatos. Ang galing naman ng mga ito! Nakakapag-skate at nakakaikot! Pero di nila kayang umakyat! Mas maganda pa rin yung sakin! Pero nagpakasal ba si Rhonda at Harold? Siyempre naman! Ang dalawang yun na mahilig magipagsapalar na ay perpekto sa isa't isa! Haha! Natagpuan ni Rhonda ang walang hanggang kabaitan kay Harold at siya naman ay nahulog ng lobos sa kanyang likas na kabaitan. Kung di yun pag-ibig, ano yun?